Hindi nga, ano lang po natin yung oras ha. Kaya nasa part 3 na tayo. Hindi pa kasi ako marunong yung ano, yung mahaba, yung mga 30 minutes. Hindi ko pa ano eh. Kasi ano nga, misa doon yung mga yun, hindi kinukuha o. Kaya hanggang 6 to 7, ganun. Sa FB po, 6 to 7. Saya sa YouTube, ano, hanggang 30 minutes. Kasi kami noon yan, ang haba ng aming mga ano. Hindi natanggap. Nagre-reklamo ang aming ibang ano, viewers. Hindi nakikita. Bakit ganun, putol-putol. Pasensya na po. Hindi pa kami marunong. Kaya pa yung binibentusa, no? Kaya, ayan, oh, hindi rin ako. Part, part po, i-share siya po yung mga part. Lagi man na namin ng, ng part eh. Part 1, part 2, part 3. Yan, pag ganyan binintusa naman, dalawang araw na hindi maliligo. Ah, dalawang araw na. Oo, oh, kayo po pag binintusa. Hindi siya pwedeng basahin. Oo. Oh, oh. Oh, dalawang araw hindi kayo maliligo. O kaya hahawak ng tubig. Marami po dito napapagaling. Lalo na yung mga bukol daw. May sakit, sugat. Oh, mga matatagal yung mga sugat na hindi nagaling. Oo. Goiter. Bukol sa dede. Bukol sa dede. Ano, sige po, ano-ano pa yung mga nakukulam, bukol sa dede. Halos lahat. Halos lahat, oo. Basta't maniwala lang po. Alam naman niya kung pang-hospital o hindi. Ah, okay. Sasabihan siya. Sinasabi niya. Ah, okay. Pag mga emergency na dala dito, pag sa tingin niya ay hindi pang-albularyo. Pwede pang-albularyo, pero mas kailangan na i-hospital. Ah, sinasabi okay. Niya. Siya mismo po nagsasabi. Pag-hospital, kaya din dala niya. Kaya lang, pag talagang balmana, pang-hospital. Yan yung tinatakas sa puso, sabi mo yun. Wala na siya, tubig na siya. Pag kayo yung mga... Hiningi niya. May mga namamanhin kayong kaway ninyo. Dahil nyo lang sa akin kasi marami na kayo may stroke. Ah, ganun pala. Maganga pa lang, langa pa lang ang pisngi, tapos namamanhin siya. Oo. Na ngalay, yan ay malapit na ma-stroke. Ah, malapit palang ma-stroke? Dadalhin niyo sa akin yan para bubuhayin ko yung mga... Ugat-ugat? Ayun. Orasyon dito sa ano? Oo. Sa palito ng puso. Yun. Narinig niyo po. Kapag nakaramdam kayo ng pamamanhid, yung halos wala ng pakaramdam, dalhin niyo na po agad kasi sintomas na po pala yun para malapit na kayo ma-stroke. Ang gagawin ni... Babarabara na kasi. Babarabara na ugat. Ang gagawin po ni sir, bubuhayin niya yung mga ugat niyo. Meron po kasi siyang orasyon. Eh, dasal po siya. Yung mga ganito-ganito kung ate, yung ganito yung mga manhid dyan eh. Oh, yun. Tingnan niya po. Poskuro lang yan. Oh, poskuro lang po yan. Parang kuryente. Parang kinukuryente. Parang kuryente, no? Parang kinukuryente talaga yan. Binubuhay ko yan. Binubuhay. Oh. Hindi lagi namamanhid din. Lagi namamanhid. Pag namamanhid po, yung mga braso. Barado na. Oh, kita yung ginaganon lang naman, oh. Poskuro lang yung... Ay, may chocolate ako. Oh, parang kinukuryente po. Oh, dinidikit lang naman po yun. Pero talagang ano... Tingnan niyo rin yung kanina ginagamit ko pantawa. Pinapagalaw ko yan pag may mga sanhi wala. Kapag yan may sanhi, naikot yan. Gumaganon? Gumaganon. Pero pag wala, nailing yan. Tinatanong ko kung may sanhi ito. Tatalamin natin kung may sanhi ito, ha? Sige po. Kung may sanhi ito, mayroon ba ito? Ay, meron. Nagalaw yung kamay ko. Oo. Mananatag siya. Oh, meron. Naikot siya, hindi ko yan ginagalaw, ha? Oo. Naikot po. Kasi may sanhi siya. Pag siya ka nang gigil, tigil yan. Wala ka. Tumigil po. Kaya mo pagalawin lahat yung mga bagay na pag tinanong ko yung ano.
kaya niya pong pagalawin yung bagay pag may tinatanong siya. Doon po nag ano, doon po ako, doon siya sumasagot, doon pinapadaan sa ano, sa bagay na gusto niyang pagalawin. Punta na si Mama mo muna. Okay, yung mga sana to. Dalawa pala ang bata. Bigyan mo sa bata. Dalawa pala ang bata dito. Ano po sa Edyo? Namamanig kasi mga kamay niya. Nagbabara-bara ng maugat. Tatlong beses ko siyang binubuhay. Tapos pagkatlo, wala niya man. Ah, okay. Tatlong beses ko siyang gagawin. Bali, tatlong balik. Tatlong balik po. Okay. Pag ganun po na namamanhid na po yung mga kamay o ibang part ng katawan nyo, tatlong beses na kayong gagamutin. Tatlong beses yan. Pangatlo, wala na yan. Oo, pangatlo, wala na. Kita nyo po ano. Papartig po sa inyo kung kayo may naramdaman na makaramdaman. Si Sir Edwin po yung tamang tao para lapitan nyo. Wala po tayong bayad. Donation. Wala pong bayad. Donation lang po. Kahit magkano lang po. Huwag nyo na pong tiisin yung mga sakit nyo. Pagamot na po kayo dito. Yung ibang hindi mapagamot sa ospital, dinadala po rito, napapagamot ni Sir. Kaya nga po, itong, ba, sa unang, sa part 1, nabanggit ko na itong chapel na ito na pinagawa. Po, yung isang pasyente na napagaling niya, instead na magastos niya sa kanyang operasyon, sa kanyang sakit, dito niya po, i-donate kay Sir. Kaya nagpagamot sila, nagpagawa sila ng chapel. Ito po, chapel ito. Oo. Yan po yung chapel, oh. Oh. Malabirin, regalo. Ito po, chapel, mini chapel po ito. Kapag araw po ng Friday, lalo na po, puno po ito, puno. Kaya ang ginawa na nga nilang ano, number 100 na. Ito po yung chapel niya. Oh. Pinagawa po yan ng pasyente. Yan po, mga naghintay pa yan. Pag Friday po, puno ito, meron pa sa labas. Sandali po. Asan, ma'am? Namin. Ah, ito po yung gamot. Bedless po siya. Ganyan lang po siya. Magaling, walang bayad. Magdadala lang silang tubig. Ah, okay. Ito po. Galing yan sa high blood, sa nalini. Ito pa dibdibin, lagi inumin. Napakagaling ho ng tubig. Si ma'am kasi may experience na. Matagal na kami laging napunta dito, kaya alam na alam namin. Ito po, bine-bless ko po ito. Ito po yung gamot namin talaga, yung tubig. O, pusang na, dalawang rosary. Pusa po, ito siya, hindi ko po siya ginagalaw. Pusa po siyang titigil. Kahit nandito sa loob. Kaya yung po mga pasyente, lagi po silang magdadala ng tubig. Okay. Ano po yung duhat? May mga kaibigan siya, mga diwata. Mga nagpapagaling, tumuturo din sa maggamot sa kanya. Yang diwata, na inaalayan namin ng bulaklak. Saan po? Linggo-linggo iyan. Yung punong iyan. Tumigil na. Yan, nagsasend of the cross yan. Nagsasend of the cross. Oo, kapag iikot siya, okay. Bubuelo siya, oo. Pagbe-bless ng tubig. Oo. Maraming dalang nakakadali. Titignan niyo naman yung kamay niya. Oo. Talaga naka-steady lang siya. Oo. Sa iba kasi, kita mo talaga na igagalaw, sa kanya steady lang siya. Steady lang. Yan, magsasend of the cross na siya. Yan. Tapos, ano na siya. So, nakapag-send of the cross na siya, hihinto na siya. Ibig sabihin, yan, tapos na-bless na yung tubig. Yan, iikot ulit siya tapos saka siya mag-kopos. Yan ang aming kadami. Ibang pansa, marami na kami pasyente. Tubig lang, i-bedless kami ng tubig. Ah, okay. Oh, oh, nawala na. Usang minto. Okay na po yun. Okay na po yun. Best na po yun. Eh, hindi naman, ma'am. Ito po yung natin. Amin. Ito kaibigan. Kaibigan? Ah, meron po pala kami dyan. Marami siyang kaibigan. Ah, marami siyang kaibigan si Sir Edwin. Ito. Kung saan sa nalikon? Ang nakatira ho dito ay diwata. Ah, diwata? Sila yung tumutulong. Yung ibang pasyente namin nag-aalay din ng bulaklak. Okay.
awa ng Diyos naman, nagsisigalingan din sila. Nagsisigalingan. Tumutulong sila sa panggagamot. Panggagamot. Isa nagpapakita sa kanya sa kapag oras na natutulog siya. Nagpaparamdam sa kanya, hinihipo na gano'n. Ang diwata. Marami siyang kaibigan niya, may Encanto, may Duwende. Diyan lahat sila nakatira? Dito sa paligid lang. Ah, sa paligid lang. Meron kaming kaibigan dito ng mga spiritual. Spiritual. Ang sabi nila, tuwing alas 7 ng umaga, bago mag-umpisa ang panggagamot, dito raw nakapila ang mga anghel. Oh, dito. Galing naman. Parang kinikilabutan naman 70. Ako. 70. Parang mga sundalo. Parang sundalo sila. Pagdating ng alas 8 at nakikita nila na dapat papasok na sa chapel si Ka Edwin, mag-umpisa na siya manggamot. Oo. Kanya-kanya narupasok yung doon sa loob at ikot-ikot-ikot sa loob. Ah, si marami kami dito mga meters ay nakikita nila yung mga nasa loob. Oh, okay. Grabe, kinakalabutan naman ako. Dati kasi bago nang gamot siya, nagkasakit siya. Oo, nga rin. Ito ang gamot sa kanya, pinainom na siya ng tubig, dinala siya sa batis. Paano po nangyari? Paano? May sakit siya dati. Oo. Binigyan siya ng sakit eh. Hindi naman siya talaga magagamot. Oo. Isang yun, nagtaning na ang buhay niya, binigyan siya ng doktor ng 3 buwan na lang. Sa UMC Lasal kami hospital. Basta marami na kami pinagpagamutan. Isa ang lumabas, yung puso daw niya lumalaki. Ngayon, na-hospital kami. Yung panahon na pandemic. Yung panahon na pandemic siya talaga na hospital. Ngayon, talagang hindi na siya kumakain. Yung binti niya, ganyan na, payat na. Payat na. Hindi na siya kumakain. Tubig na lang sa labi. Talagang ko na lang napipigaan ko na lang ng tubig para siya makainom. Talagang wala na siya nung panahong yun, pagising niya, yung hingal-hingal siya, pagising na noong umaga, parang wala lang, parang milagro talaga. Sabi niya, hindi na ako nahihirapang huminga. Bakit? Kasi kagabi sa panaginip ko, isinama ako ng 4 na babae na ang damit niya, malambot na mahaba na puti. Yung may mulaklak dito, hindi naman niya alam kung anong tawag doon. Diwata, yun. Pinainom ako ng tubig, isang basong tubig, doon sa ilang batis daw yun na malawa. Pinili talaga siya ng malinaw, ikinuha siya ng isang basong tubig, tapos pinainom siya. Pag inom niya, siyang paggising niya, wala na yung hingal niya. Lahat, hanggang sa lahat ng santo na nandiyan, bumababa, hindi naman totaling nagpapakita ng harapan, pag pumipikit siya, andyan sila lahat. Kapag nadadasal siya, andyan lahat. Yun ang tumutulong din sa kanya. Isa rin din si San Roque. Aso naman. Doon kami sa bintana, pagka nakapikit siya ang aso, nakaharap sa amin. Ganun. Grabe naman. Siya hindi talaga manggagamot. Binigyan ng sakit. Para manggamot. Oo, para manggamot. Grabe, ganding. Hindi aral, kundi bigay. Bigay. Okay. So, ano yung ginagawa niya ngayon? Turo sa kanya, ganito ang gawin mo. Nakakilabot naman. Kaya nga. Sige. Papatino na. Another part po tayo, ha? Sige po.